2023, o wala pa maganda bang volume or echo na yan. Dahil 2023 na nga po, January episode pa rin po ng Unbearable Channel dito. Nako, sa pagmo-movie marathon ko nga nung nakaraang December hanggang ngayong early January, sa mga hinabol kong entry sa Metro Manila Film Festival, eh talaga namang kapansin-pansin, talagang napansin ko ang pagpo-promote ng ilang foreign films na talaga napariak ako talaga. Dahil sabi ko, wow, nung umpisa napaproud pa ako dahil sabi ko, bongga! Dahil mga foreign films na talagang binamagit ang Philippines or sinasabing Philippines sa Philippines ginawa, etc. etc. Diyos ko, day, kamukat-mukat mo na nabudol ako. Kaya yan ang gusto kong puntusan dito dahil hindi ko alam kung anong ehensya ng gobyerno ang dapat kong i-call ang attention, ang MTRCB ba o ang kung ano anik pa dyan. Kasi parang feeling ko may false advertising na ginagawa ang ilang mga film releasing outfits dito sa Philippines ng mga foreign films na babanggitin ko. Nangunguna na nga dyan! Take note ha, nangunguna na nga dyan! Wait lang. Ang pelikulang Shotgun Wedding. Shotgun Wedding na pinagbibidahan ni Jennifer Lopez kasama si Josh Duhamel. Wow, yung minsan naging sexiest man in the world ito. At saka yung ating paboritong pinanonood dun sa ano yun, isang series na maganda na parang si Jennifer Coolidge, yung kasama ni ano, Reese Witherspoon sa ano, sa basta. Anyway, kasi pinopromote nung pinanonood ko kasi sa mga trailer na pinalalabas sa mga pelikula at sa mga sinehan na puntahan ko, particular sa mga SM Cinemas, talagang sinasabi doon, in Coron, Palawan. O di syempre, proud ka naman, Pilipino ka, dahil parang feeling mo, wow, nag-shoot pala dito ang Jennifer Lopez, ang famous J-Lo, napunta pala ng Coron, Palawan. Pero sabi ko nga kanina, nabudol ako. Kasi nung ni-research ko po, ang pelikulang Shotgun Wedding na pinalabas sa Amerika noong December 28 and very soon ngayong January 2023 dito i-release sa Philippines at i-distribute via o through Lionsgate Productions. Nanaloka kami daw, sabi namin, ganda-ganda sana kasi kala mo talaga mukhang nasa Coron, Palawan ka kasi yung beach, yung white sand, etc. etc. Ang ganda talaga ng feel. Sabi namin, pero may mga eksena parang sa Coron nga ba? Sa Coron, Palawan nga ba talaga to? Kasi ang eksena tungkol doon sa pagpapakasal nung mag-jowa na pinagbibidahan niya ni Jennifer Lopez at saka doon ni Josh. Tapos biglang parang beach wedding ito, biglang nilusob ng mga ano, ng mga ano tawag natin doon, terorista, yung mga ano, mga bandido, mga tulisang dagat, ganon. Na syempre pa yung kwento ng Pilipino, makaka-relate ka dahil sabi mo, baka nga oo nangyari somewhere in Visayas or Palawan, ganyan-ganyan. Pero nang ni-research ko po, ni walang isang eksenang ginawa sa Pilipinas. Diba? Nakakahiya. Tawag natin dyan, false advertising. Kinamit-gamit yung Philippines, kinamit-gamit yung Coron, Palawan, na akala naman natin doon talaga ginawa. Yung pala, para lang siguro maka-attract. At may mga mabudol, kumbaga. Pati ako nabudol ako. Dahil nang ni-research ko, sa Dominican Republic ito sinuot, at saka may isa pang country eh. Basta hindi Philippines. Not a single scene na ginawa nila dito sa Pilipinas na pinagbibidahan ni Jennifer Lopez, ang ating napakaganda at sexy, si Jennifer Lopez. Kung mga taga Lionsgate na to, kung ano pa mang distributing outfit dito sa Philippines, mahihiya naman kayo. Nakakaya yung ginagawa ninyo. Kasi halatang halata, kasi doon sa card yan, doon parang sa text nilang ginagawa, alam mong pinatong lang yung mga letters kasi hindi nagmamatch yung quality. Hindi ko alam kung ako lang to sa mga Unbearable Channel subscribers dyan or watchers na nakapansin din or baka nakapanood din kayo. Particular nga po ito sa mga SM Cinemas kasi ako, nakanood ako sa Santa Lucia, nakanood ako sa Ayala. Hindi ko nakita itong mga pelikulang binabanggit ko, babanggitin ko ngayon or binanggit ko na kasi siguro nga, hindi ko alam, baka kakutsabang SM Chos! Di ba? Nakakaadwa. Dahil, di ba, gagamitin mo yung Philippines para sa ganung promo. Tapos, magkasunod yun ha, Lionsgate din.
At lumabas pa pala doon sa research ko na isa sa mga producers ng pelikulang Shotgun Wedding na ito, si Jennifer Lopez mismo. And then, isa pang pili na ang nag-direct naman ay si Jason Moore. Yun. Ngayon, isa pang movie na pinagbibidahan din ng paborito natin si Gerard Butler, yung talagang na-inlove kami dito sa action star na to dahil ang galing-galing niya doon sa London Has Fallen, doon sa Greenland, tapos doon sa 3000, alam mo ba yung 3000 na movie nung araw? Oo, si Gerard Butler, ganda ka, yung masal-masal. But anyway, doon sa mga binanggit kong movie, ang husay-husay niya. Tapos ang ganda din ng concept ng pelikula na ang title naman, Plane, Aeroplano, na di umano naman, ayon doon sa kwento, nag-crash somewhere in Hulusulu, Philippines. Na naman, nagamit na naman si Philippines na anik-anik na nandoon si na Butler, etc., etc., at yung mga ibang bida, na kasi makikita mo talaga doon, nasa parang island sila, may mga beach, dagat, na mukhang Pinas talaga ang ampeg. Pero again, ni isang eksena po nang ni-research namin yung pelikulang, pelikulang dinirect ni Jean-Francois Richer na Plane na pinagbibidahan ni Gerard Butler, wala ni isang eksena man na ginawa man lang sa Philippines. Kaya doon sa kwento, sinasabi nila, padpad sa Hulusulu at doon nagkaroon ng mga terrorista activity. Maganda sana, di ba? Kaya lang, papansinin mo yung mga ganitong Hollywood movies na pinagbibida ng mga dekalibreng mga Hollywood stars na hindi naman sila mga B stars ano, or mga class B na tinatawag. Na talaga mga major stars sa Hollywood na ginagamit nila or nagagamit yung ating bansa na sa ganung paraan, lalo pat parating sinasabi, may terorista, may kaguluhan, may mga Abu Sayyaf, etc., etc. Ang tsaka, pangit. Tapos sa pagpopromote ng mga nagdi-distribute dito sa bansa, gagamitin yung Philippines. At ang latest, at ang pangatlo na napansin namin, ha, take note ha, hindi lang ako ang ano dito ha, sana napansin nyo rin. Yung ano naman, Korean, dahil tayo baliw na baliw sa mga Korean movies, Korean, mga Korean novela, etc., etc., na pinopromote nila din ngayon yung pelikulang Gangnam Zombie. Parang ano to eh, parang prequel or sequel nung ano, nung Train to Busan na mga zombie-zombie naman ang bida. Although hindi naman sinabing ginawa sa Philippines, pero doon sa promo nila sa bandang huli, sinasabi nila after Busan, ito nga Gangnam, next na pupuntahan doon ng mga zombie Philippines. Diba nakakaloka doon sa promo talaga, next destination ng mga zombies Philippines. Nakakahiya. Alam mo doon yung mga ganung klaseng pagpo-promote, kasi ako rin po once in my life, ako rin po yung nakaranas na maging publicist. Talagang pinagyabang ko na naman publicist ng mga foreign films. Nandiyan diyan yung major ng distributing outfit like Warner Brothers. Ayan, matagal-tagal ako dyan. Pero may mga independent movie outfits din na nagsilbi rin akong publicist, kagaya ng Mever Films noong araw, Mever, ang Pioneer, at syempre yung mga pagtulong-tulong natin sa Columbia Pictures and sa Buena Vista na nagdi-distribute naman ng mga Walt Disney movies. Speaking of Walt Disney, sa Ayala ko lang napanood yung mga trailer ha. Hindi ko napanood sa SM. Yung mga poka, ano ba yun? Yung kumakantang sirena sa ilalim ng dagat. Yun. Mermaid, di ba? Oo, doon ko lang napanood na ano man na pala siya ngayon, hindi na siya puti. Medyo may kulay na siya, o di ba? Ang kanyang ang bida doon na magbibida ng Serena. Plus meron pang isang Disney movie na ano. Alam mo mga ano, may mga limitations kaya yan. Alam mo sa panahon kasi ang binabanggit kong panahon ko, mga early 2000 or late to ano, mid 2000, 2000 ba? Tama, 2008, 2009 kasi nasa ABS na ako noon eh. So, gumagawa ko ng mga ganun. Eh, hindi naman kami tinuturuan ng aming mga distributing company bosses na iligaw ang masa or ang mga moviegoers o yung mahihilig manood ng mga foreign films sa ganung klaseng publicity. Kasi, ano po talaga, it's really a false advertising, deceiving,
nakakaloko. At I'm sure may mga maluloko kayo. Kasi kung ako nga, nung umpisa, nung makita ko yung trailer, tapos biglang sasabihin, in Coron, Palawan! Tapos nandoon yung ano, shotgun wedding na movie ni Jennifer Lopez. Tapos biglang, in Hulusulu! Yun naman yung nag-crash na plane ni Gerard Butler. Tapos biglang, next destination ng mga zombie, Philippines, dun sa Gangnam Zombie. Hindi ako pinagbababanggit ko yung mga titles na ito. I'm sure, meron pa mga ibang foreign films na may mga siguro distributing outlets. Hindi lang siguro sa ibang bansa, hindi lang dito sa atin. Maybe, pwede sa Thailand, sasabihin nila, sino siya Thailand? Kasi may mga ganun din tayo. Kasi being a country na mayaman sa mga beaches, mga natural resources, ganun talaga yung peg ng movie. Pero, hindi po eh, sa ibang bansa po siya ginawa, hindi dito sa Asia. Kaya sana naman i-correct ito. Kung may mga ahensya man dyan na nakakanood ng ating vlog, ng ating podcast, eh sana na-address ito ng tama. And kung may mga kaibigan tayo dyan at mga subscribers na somehow may connection or nakakausap nila or napapadala nila ng ganung o nakukulang attention, sana gawin po natin kasi tayo po ang niluloko, kumbaga tayo ang niluluto sa sarili nating mantika. Kasi proud na proud tayo na na-penetrate na natin ang international scenes, ang dami na natin mga artista na talagang pinapalakpakan sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga magagaling na festivals, and very recent nga itong si Dali De Leon na wow, ang mga makakabangga niya sa Golden Globe, sina Jamie Lee Curtis, sina Angela Bassett, etc. Mga talaga mga A-listers ng Hollywood, isipin mo. Tapos may mga iba na rin tayo, mga may dugong Pinoy, 'di ba? Yung Chris, yung nag-ano doon, nagbumida doon sa ano, sa sino yung gumanap na yung designer na pinagpapapatay. Oo. Yo, siya ang gumanap, may dugong Pinoy. Tapos may isa pang batang aktres na may dugong Pinoy din. Ang dami na actually. And locally, recently, ito nga, si Joaquin Dumagoso, ang dami-dami na panalo ng Best Actor Award. So, doon sa isang movie niya. Tapos si yung kasama ni Bea Alonso at saka ni Alden Richards doon sa teleserye nila na nagtapos na sa GMA, nanalo rin ng International Award yung kamakailan. Ang dami. May mga previews pang nauna at nakaka-proud tayo. And syempre, hindi mo i-chapwera dyan ang isang Lea Salonga na talaga namang, wow, kilalang kilala internationally. So, nandoon na tayo sa ganung labanan. Kumbaga nandoon na nakakasana ang mga talent ng Pinoy or may mga dugong Pinoy. Eh sana naman yung bansa natin hindi na nagagamit sa mga ganung advertising kasi napakaliit na ng mundo. Isang pindot mo na lang alam mo na, 'di ba? So again, I am calling the attention of this distributing outfit, film distributing outfit in the country na nagdi-distribute itong Lionsgate Films na binanggit ko, yung Shotgun Wedding, yung Plane, at saka itong Gangnam Zombie. No, please naman, wala mo po natin ginagamit masyado. Magkakaroon ng exaggeration yung pagbanggit nyo ng mga lugar sa Pilipinas na akala tuloy ng mga tao, dito po talaga dumayo dito itong mga Hollywood stars na to. At tawag dito, nakakapagmalaki pero hindi mali pa rin kasi hindi naman talaga totoo. Yun lang talaga sinabi ko. And on that note, gusto namin magbabay at mag-happy new year pa rin po sa ating lahat. Malapit na ang Three Kings. Pinapasalamatan ko po ang ating mga sponsors mula sa Simas Philippines, si Colonel Jundi Mayuga, ang Amwell Philippines, si Madam Sheikha Balrevilla, Marisa Conde, ang Life Foundation, Honorable Productions, o diba? At marami pang iba. Ang Empress, hello mga kasamahan ko dyan. Abante, ang Bulgar, at lahat pa po ng mga kasama ko sa entertainment industry. Ako po ang inyong lingkod, Papa Bear, walang matnabos. At sa lahat po ng mga subscribers po natin, maraming maraming salamat po sa lagi pagtangkili at panonood dito sa aming nakamuting podcast vlog.